Joseph Lagman, aka Kayong Mang G-Vlog, and welcome to my YouTube channel. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Pilipino, saan man panig ng mundo, may negosyong para sa iyo. Ngayon, ang topic natin, bigasan. Marami nagtatanong at gustong mag-umpisa ng bigasan. Kaya lang din nila alam kung paano. Ngayon, malalaman natin ano kung paano mag-umpisa ng bigasan. Mayroon tayong kakausapin. Ito'y negosyong kanilang minana mula pa sa kanilang mga magulang. At up to now, kanila itong ino-operate. Ngayon, gumanda na kanilang negosyo at napag-divert pa sila sa iba pang negosyo. Ngayon, kung gusto niyong matuto kung paano mag-umpisa at magtinda ng bigas, panoodin niyo ito. Afternoon po, Ma'am Ada at Sir James. Bakit kailan po ba, Sir, kayo nag-start magbigasan? Family business kasi ito eh, na minana namin. Nag-start kami 2002, yung family namin. And then, napasa sa akin 2013, hanggang ngayon. Sir, kaya yung assistance o tulong na binibigay niyo kay Ma'am Ada? Maalalay ako sa kanya pagka yung meron siya mga problema sa mga buyer na hindi maganda yung approach, ganyan. Ano namin naman, pag humahakot sila sa bigas sa mga rice mill, ang presyo niya parang siyang gasolina, no? Taas baba siya. O, na-stress siya, kaya lang inaalis ko. Naalis ko yung stress niya, kaya mapansin nyo naman, siya maganda. O, ako, di ba? Ako yung nabulok. Ayun, na-stress. Sir, saan ko ba kayo nakuha ng bigas? Or umahango? Sa Bulacan, Intercity. Intercity. Pero meron din kaming, meron nagdi-deliver sa amin na taga Mindoro. Okay. Iba-iba, may Bicol, may Mindoro, Nueva Ecija, depende. Cagayan. Pero mostly, ang hakot talaga sa Bulacan. Bulacan. Ayun, pang-araw-araw. Sa may, Bukawi. Bukawi, Bulacan. Paano po yun, Sir Ma'am, kung sakali, isa lang po ba yung pwesto kinukunan nyo or nagsha-shopping din po kayo sa iba-ibang pagka, rice mill? Pagka mataas kasi yung bigas, hindi kami pumipirmi sa isang rice mill. Talagang libot kami. Mas maganda talaga. Balik, nakukompute yun na kagad kung magkano yung ikitain nyo. Hindi. Kasi ngayon, tulad ngayon, sa panahon ngayon, naghahanap kami ng quality na bigas, yung klase ng bigas, hinahanap namin. Tapos ang ginagawa namin, mababa lang talaga yung tinutubo namin. Yung makaraos lang din naman sa mga pwesto, ganyan, sa bayarin, sa tao. Last month, March, di po ba nag-close ang ekonomiya? Paano po, nagtuloy-tuloy po ba ang inyong pagtitinda ng bigas o nagsarado muna kayo? Tuloy-tuloy. Hindi po, tuloy-tuloy naman po kasi pangunahing bilihin po kasi ito. Naapektuhan ba yung benta nyo? Mas mataas ba po ba ng mga nakaraan o bumaba talaga siya ng napakababa? Kamusta man yung benta nung quarantine, nag-ECQ? Baba yung bumumina yung sales. Okay, since sinabi nyo po, this is a family business. Yes, may mga nauna pa po bang negosyo bukod dito na hinawakan yung mga pamilya nyo, ma'am, sir? Wala. Bigas na, talaga kami nag-start. Talaga. Nag-isip po ba kayo ng magbabago kami ng negosyo? Ito lang po talaga yung target na bigas. Nag-expand kami. Meron kaming wet and dry market. Okay. Saan yung wet and dry market nyo, madam? Meron kami sa Kiko tsaka sa Maligaya. Wow! Yayamanin! Sa pagkuha ng puhunan, siyempre lumalaki yung negosyo nyo, nag-expand. Paano po kayo nakakakopa para matugunan yung mga pangangailangan puhunan? Nag-iipon po kayo, nagsisave or other investment na kinagkukuhanan nyo pa? Ipon. Ipon talaga. Yung kapatanong namin, paano kayo nag-iipon, ma'am? Ganito, may bigasan kayo. Paano yung pagtatabi nyo, ma'am? Para na rin po sa mga audience natin. Nagtatarget kami ng amount kung magkano yung itatabi namin. Yes. Tapos yung amount naman kung paano namin siya paiikutin. Ano naman namin talaga. Magsisave lang kami na magsisave. Magsisave kami na magsisave.
Chichigin namin bukod kung meron. Bukod kasi yung ano, bukod yung savings, bukod yung pang-ikot ng puhunan. Yes, mailabas mo yung savings niya. Tapos, bukod yung ano, siyempre kailangan, hindi mo magagalaw yung puhunan. Bago tayo magpatuloy, ano, meron dyan subscribe button. Baka pwede naman po, pakipindot niyo muna yung subscribe button. At pakipindot na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo sa mga susunod kong vlog. Okay, tara po. Pagpatuloy na po natin ang ating topic para sa araw na ito, ang bigasan. So, dapat, ano rin po, disiplina rin po sa, ano, paggastos, ganyan. Hindi porke po yung, kunyari, ay, kumita ako ng ganito, kumita ako ngayon ng ganito. Kunyari, kung 1,000, ganyan, sabi natin pong 1,000 lang, amount. Sample lang po. Tapos, kinabukasan, ang gagastusin mo naman, nasa 1,500, ganyan. Yung pinaka-principal, yung puhunan, bawas na po siya. Pagka ganito pong negosyo, uri na negosyo, kailangan po talaga. Disiplina rin po sa gastos. Kayo ay isang retailer, wholesaler din po kayo. Nag-deliver yes, din po kayo. May mga sinasustentoan din po kayo maliliit na tindahan. Paano po yun, sir? Ah, opo. Meron naman po. Free delivery naman po. Pero meron lang po. Depende po kung saan sa lugar. Nilalagyan po lang namin ang minimum. Pagkano rin po yung initial na mostly yung capital na ginagamit nila? Depende kasi sa layo Pero kung dito-dito lang sa Nova Riches, lima ang minimum namin. Lima pataas. Mamano, magkano naman initial na capital? Yung range ng capital from to yung pinakamaliit sa pinakamalaki tapos pa yung pinakamalayong naabot na dinidelibiran nyo? Kasi yung ibang buyer namin, meron kaming ibang buyer na nagsisimula lang sa isang sabay. Okay. Pagka lumakas, dalawa, tatlo, depende kung gano'ng kalakas. Pero meron kami ibang buyer na nagsisimula sa limang kaban. Iba't ibang variety yun. May dinorado, lahat ng klase. Pinakamalayo na nadilibiran namin nung nag-supply kami sa supermarket. Nagsusupply na kami sa Cavite, Makati. Metro Manila, ganun. Kasi yung medyo malaki-laki din kasi yung supermarket na yun na, yes, malaki. Na naging ano, customer namin. Kaya talagang lahat po, halos lahat ng branch nila lang, dalan talaga namin. Eh, kano yung range, ma'am, yung initial capital? Initial capital sa initial capital na pag-umpisa ng bigasan na katulad nito, yung maliit lang muna. Pinakamaliit. Yung sa bahay, yung siguro sa bahay, baka sa bahay. Sa bahay muna. Mostly 1,800. Yung pinaka-lowest, 50 kilos na yun. Baga, 50 kilos na po yun. Oo, meron naman kaming buyer na nagsisimula sa 25 kilos. Wow. Pinaka, 950. Pinaka-lowest price. Maganda klase na yun. So maganda talaga pag ma'am yung nag-umpisa dun sa 25 kilos at 50 kilos. Ngayon pa ma'am, nasaan na sila? Ilang kaban na ino-order nila ngayon? Ang dami na. Wow po. Nga po. Talagang yun. Very profitable ang bigasan. Opo. Yung depende din. Oo, depende din kasi sa ano, sa lugar. Lugar. Paano yung ano yung mostly ano kasi yung talagang mga lumalago na bigasan. Pumpormi rin po rin sa personalidad. Ano yung mga personalidad ng mga taong umasenso sa bigasan na nirarasyonan nyo, ma'am? Masipag. Masipag talaga. Opo, yan. Masipag. Tapos yun nga po, yung gaya nga po nung nasabi ko kanina, disiplina. Yes, yan, so, disiplina talaga sa, ano, sa paghawak ng pera. Na, number one. Opo, kasi yung iba alam yung, na. Yung iba po, alam na. Kasi yung iba mo talagang, ano, talagang masinop talaga sila. Masinop talagang nagtatanong. Ano din po, tulong lang din po. Tulong, parang binabalik lang po yung blessings na natanggap namin. Binabahagi rin po namin para sila rin po, magkaroon din po ng chance na umasenso. Nakakabili po yung ginagawa na may bigasan kayo rito, may mga stores pa kayo sa ibang lugar. Meron kaming ano, may mga tao naman po. May mga tao naman po doon. So, they are trusted people, opo. Ako, balik po ako doon, no? Sa pag-manage, so, nasabi niyo, may mga tao kayo, trusted people. Mm. Paano po kayo nag-identify ng trusted people? Or naloloko pa rin po kayo up to now? Yun talaga, hindi talaga, siyempre, hindi mo iwasan yun. Laki naloko sa inyo, hindi nyo
Sobrang laki. Sobrang laki. O sige po, grabe. Ano? Sobrang laki. Sa ano, sa ano naman yun? Sa bodega. Dito yun. Sa dito din, sa bigas. Delivery at bodega. Pa- ang ginagawa kasi nung iba, nagpapasobra sila ng karga sa delivery, ibebenta nila sa labas ng mas mababa. Yun. So yung ito yung kargador nyo sa kayong yes. driver. Driver, so, ganun po, yun po. Paano po yung nahuhuli yung mga ganung pamamaraan at pamamalakad nyo? Meron kasi yung mga nagmamagandang loob na nagsasabi. Kasi nga may magandang puso rin. Oo, hindi, pero... So, nahuli kasi yun nung nahuli kasi yun nung so, may, kasi hindi dati kasi 'di ba nung wala pang CCTV noon na kaya nagkaroon ng ano idea kasi ipinadaan balak padaanin sa likod ng bahay. Likod ng bodega, likod ng bodega. Opo. Kasi hinihagis na gano'n. Hinihagis. Eh sumabit dun sa bahay. Sa pinakaharang na ganyan, sumabit. Di nakasabit lang po siya doon, hindi siya na, ano, yun, nakita. Tumapon po siya, wasak yung ano, sako. Pero hindi siya nalaglag, nakasabit lang siya doon. Pinaalis yun na lang yung tao niyo or... Pinaalis po. Talagang pansin na. Kasi mahirap pag nabasa nila sa kasama nila. Oh, yes, natutunan yes. ng kasama yes, nila. So, kasi ganun po yung nangyari kasi sa amin noon dati. So, ganun yung umaga, umaga sa lahat sila talagang... Hindi namin alam, magkakuntsaba na pala silang lahat. Eh, ma'am, sir, ilan yung tao nyo ngayon sa lahat ng mga branches nyo? Sa bigasan. Sa bigas po kasi, ito lang. Sampo. Wow. Kasama na yung dalawang driver to. Dalawang driver. Tapos tuloy-tuloy nyo ng pasweldo. Oo. Kahit na pandemic. Pandemic. Salamat. Sa dami na wala na trabaho. Sa inyo, tuloy-tuloy ang operation. Kahit minsan wala yung kita namin, parang... nagne-negative na. Kailangan tuloy-tuloy. Ano, kasi, paano ba? Pero kung hindi nila ma-reach yung minimum namin na 5 kaban, pagka meron kaming deliver sa ganong area, pwede namin isabay yung dalawa. Pwede namin isabay basta meron kasabay sa area na yun. Sa mga tao po na gustong magsimula ng bigasan, ano po yung mapapayo nyo sa kanila mula umpisa hanggang dulo? Kung ano man to, mga ilan, 5, 10, ilan ang may papayo nyo, ma'am, sir? Ako para sa akin, pinakamaganda mag-start sila ng tatlong variety. Pinakamababa, panggitna, tsaka pang mataas. Ay, yung pinakamababa, ma'am, anong klase ng bigas yan, ma'am? Ano siya, pangmasa. Pero wala namang amoy yun. Walang amoy. Ah, wala. Maganda yun. Maganda na rin yun na sa pangmasa. Ay, yung panggitna, ma'am? Yung panggitna, yun na yung masarap-sarap ng ano, pang middle class. Middle class, yan. Yung isa naman, pang high class. Yeah, pang high class. Yun, ganun. Pero sa mga nag-uumpisa, siguro mas maganda yung pinaka yung mga mabababa lang muna. Yung mga mabababang bigas lang muna para mas ano siya kasi pagka mga kapitbahay mo, kunyari mag-start ka sa bahay nyo, ayun talaga dapat mas maganda yung medyo mag-start ka muna sa mababa. Tapos po kaming mga customer talaga na nasa bintana lang po yan, ganyan, bintana, tapos yung maliliit lang po, meron talagang ganun po kaming mga dinadala, may mga customer po kaming ganun, yan, sari-sari store, tapos sinasamahan po nila ng bigas, parang dagdag income din po. Saka malaki din po kasi yung tulong yung bigas dahil mabili po talaga. Eh, so yung pag-uugali, ano yung mapapayag nyo sa kanila sa pag-uugali nila sa pag-uumpisa ng bigasan? Ang may papayo ko, yung unang-una po yun, pasensya, yung mahabang-mahaba po talaga. Mahabang-mahaba at sa una po, siyempre sa una, pagka nagsisimula ka pa lang, medyo talagang mahina, hindi mo po may expect na talagang kikita ka agad. Yan, ano lang, huwag lang panghihinaan na loob. Ano yan, mga isang buwan, ganyan, dalawang buwan. Magsimang magmadali na. Nakikita agad. Oo, kikita kayo agad na. Think positive lang. Huwag kang aayaw. Opo, hindi porque walang bumibili sa'yo ngayong araw na to. Oh, eh, hindi ka na mabibilan yes, bukas. Yes, yes. Oo, pinikilala pa kasi. Yes, yes. Sa inyo, ano po yung sikreto talaga? Magbenta ka ng quality na bigas, quality pero na bigas. Mababa. Yes, ang presyo. Kasi yun na naman hanap eh, quality na mababa. Yes, oh, maganda. Maging honest lang. Maging honest. Honest.
Baga, kung ano yung tinitinda mo, kung ano yung ano mo, baga, yun lang ang sabihin mo, sabihin, yung sasabihin mo, maganda, maganda yung bigas na, maganda naman, maganda yan, maganda, ano, ganito. Honest dapat. Hindi kasi kami nagbebenta nung parang sales talk lang, hindi. Kung pagkapangit, sinasabi talaga namin pangit. Napo, talagang ano, hindi siya, hindi naman pangit. Oo, pero namin sila ng ibang klase. Pero may nabibili rin po kayo mga pangit. Meron. Meron pang po. Pang mababang. Pang aso daw, sabi. Sinasabi nila pang aso, pero kami, hindi po kami, hindi namin inaano, talagang umaalma kami. Nakaka-open po sa amin. Kaya, pangmasa yun. Pangmasa. Pangmasa. Mas mabilis po yung pangmasa, no? Mm-mm. Mas mabilis po. Kasi pagka, ano, tulad sa amin, maganda naman, hindi naman po kasi kami yung kumukuha lang basta-basta ng ano. Talagang sinasayang din po namin. Alam namin na maibibenta namin yung sige, para ma'am, ano lang din po, makatulong din. Salamat ma'am. Any last word? Para po, last word? last word. Grab the mic. Yes. Yan. Ano ba last word? Ganyan. Ganyan ang bayad. Pagisod. Last word. Ay, hindi. Ano? Iyayin sila rito sa... Okay. Bili na kayo dito. Sa Susana Market. Kaya ko eh. Sige. Ikaw na. Sabihin naman na. Yun lang. Ikaw na. Dito sa Susana Market. Stall number one. Hanapin nyo lang ako, Ada. Yes. Bigyan ko kayo discount. Wow! Discount ayan. Sa Susana Market po, Novaliches, Quezon City. Tsaka salamat din po sir kay kayo Manggi Vlog sa pagbigay ng ano opportunity na makatulong sa ano mga gustong magsimula na ganitong klase ng negosyo ano ba ba ikaw na din. Thank you so much sir. Nandito na po, natapos na po natin yung pakikipag-usap kay Madam Ada sa akin, Sir Jay. Kung kayo talaga ay gustong mag-umpisa ng bigasan, don't hesitate to ask. Dito po, mag-comment lang po kayo sa vlog namin, dito sa baba. And kung ano man ang inyong mga katanungan, i-consolid dito, itatanong ko rin po sa kanila. Well, ito na po si Kayo Manggi Vlog. Maraming po salamat and nice watching po sa kanila. And don't forget to subscribe Kayo Manggi Vlog. Oh, yes, yes. And share, like, yes, like. Yes. Marami kayong matututunan dito. Thank you din po. Thank you ulit sa opportunity. Maraming pong salamat. God bless po. Ayan po, tapos na po natin ang topic natin sa araw na ito. No? It's time to leave you with a quote by Walt Disney. The way to get started is to quit talking and begin doing. Ito po si Kayo Manggi Vlog. At lagi natin tatandaan, ano? Mga Pilipino, saan man panig ng mundo, may negosyong para sa iyo. Marami pong salamat.